Hi mga BB! Welcome back to my channel. So in today's video, as you can see sa title, pag-uusapan natin sa video na to yung mga ginagamit kong pampaputi na products for the past month. Kasi 1 month ko pa lang tong ginagamit, guys. Really excited na pag-usapan to kasi kahit sa mga previous vlogs na wala pang 1 month na ginagamit ko tong mga products na to, nababasa-basa ko na talaga sa mga vlogs. I-insert ko yung mga screenshots ng mga comments nyo na may napapansin talaga kayo or napapansin nyo talaga yung difference sa skin ko. Yung pinaka nag-convince talaga sa akin, guys, is yung mga napansin na mga kaibigan ko and lalong-lalo na si My Loves. Yung mga kaibigan ko, sa lahat ng tao, siya yung pinaka-pinaka-prangka pagdating sa akin. Kung may ayaw siya sa ginawa ko sa mukha ko, kung may ayaw siya sa makeup ko, kung may napapansin talaga siya, sasabihin at sasabihin niya talaga yun straight to my face kahit may ibang tao pa dyan. Ganun po siya ka-bully and ka-harsh sa akin. Actually, I'm a bully, girlfriend. I'm a butter. Tanungin natin si My Loves. May difference ka nakikita? Saman? Takitarong ba? Yeah, nag-glow yung skin mo na napansin ko mga these past few days. Kala ko nagme-makeup ka, nagbabody makeup. Wala? Ay, as in? Yun din yung napansin ni Merwin, nag-glow daw yung skin ko. Thank you, baby. Pwede yan sa akin. Baka may pag-asa pa rin. Siya yung parang basehan ko, guys, kasi siya yung lagi kong kasama, so siya yung makakakita talaga ng difference. Anyways, disclaimer lang tayo before ako magsimula, guys, kasi alam ko hindi lahat ng tao gustong magpaputi. Alam ko may ibang mga tao na hindi ganun kasang-ayon, tama ba? Hindi ganun kasang-ayon sa pagpapaputi ng mga Pinoy. Pero guys, again, lagi ko na tong sinasabi na walang pakialaman. Kukuha ko na yung magiging palaban ni Ma'am Shime. Totoo naman talaga, guys. Kanya-kanya tayo ng preferences. Kanya-kanya tayo ng mga gusto sa buhay. And most importantly, you own yourself. You own your own body. Katawan ko to, buhay ko to. So ako yung magdadesisyon kung anong makakapagpasaya sa akin. So once again, walang basagan ng trip. Kaya ko na yung sabihin. So sa video na to, guys, yung mga i-feature kong products are from Vitapak. This video is in collaboration with Vitapak. Pero again, needless to say, kahit binigay to sa akin ng libre, guys, sasabihin at sasabihin ko sa inyo lahat ng mga naging experience ko sa mga products na to. Walang mintis yan kasi nilista ko. Saan yung listahan ko? Meron akong guide sa mga na-experience ko talaga personally. Okay, let's start with the supplement na tinitake ko. Ito yung Vitapak 3-in-1 Beauty Pack. 3-in-1 siya, guys, kasi tatlong magkaibang capsules yung nasa loob. Tatlong box ko na kasi to, guys, kaya wala na siyang laman. Mag-insert na lang siguro ako ng picture ko anong hitsura niya. Magsa-search ako para makita niyo yung hitsura ng capsules. And sa loob ng isang box, merong 10 sachets naman. Magbabasa lang ako ng konting medyo technical na part ng mga products, guys, para lang alam nyo kung para saan talaga yung product. Pero mamaya yung mga sabihin ko is from my own experience talaga. Hindi talaga ako magbabase sa mga claims, sa mga information na binigay sa akin kasi mas gusto ko yung sinasabi ko yung experience ko kesa dun talaga sa claims. Pero gusto ko pa rin to i-mention para lang may idea kayo kung para saan talaga siya. So itong Vitapak 3-in-1 Beauty Pack consists of 1 capsule of Vitapak Mega White. Yung Mega White, guys, yun yung parang glutathione niya na capsule. First ingredient na nasa Mega White is yung glutathione, a powerful antioxidant and whitening ingredient. Much as I know, yung side effect ng glutathione is pampaputi. Next is L-cysteine that helps your body produce its own glutathione. And then calcium ascorbate, which is a non-acidic vitamin C. Another capsule na nasa loob nito is yung orange na capsule, which is the Vitapak Slim Aluma. So again, basahin ko lang yung mga ingredients para mas aware kayo kung ano talaga yung mga nandito sa loob. Yung Slim Aluma is an appetite suppressant from Indian plant Caralluma fimbriata. Meron din siyang yerba mate, lowers blood glucose, bad fat and blood pressure, also reduce osteoporosis. Lastly, meron siyang ginger, proven to work as a natural appetite suppressant. So again, sa madaling salita, yun yung capsule na para sa pangpapayat. More on appetite suppressant siya para hindi ka ganun ka magkagana ng kumain. And then lastly is yung green tea na capsule na nasa loob nito, guys. Yun yung greenish na yellow capsule. It contains garlic, which lowers cholesterol and blood pressure. Meron din siyang green tea, which boosts immune system and overall health. Meron din siyang turmeric, a useful herb in treating arthritis, inflammation, and possible cancer. Lastly, meron siyang grape seed extract, which contains bioflavonoids. Kaya hindi ako nag-nurse eh. Bioflavonoids, plant chemicals known to be highly potent antioxidants, protects collagen and elastin in skin. So, again,
nag-nosebleed ako doon. Madali ang salita, yung green tea guys, more on health yun. Parang more on good health yung green tea or yung greenish yellow na capsule. So since nasabi ko na yung mga technical talaga na terms saka yung mga ingredients ng tatlong capsules na yun, let's proceed with my own experience. Yung first box ko nito, akala ko talaga okay lang na once a day lang siyang inumin. Actually, okay lang na once a day lang siyang inumin. Pero, mas mabilis yung effect niya kung dalawang beses mo siyang iinumin. Ginawa ko, isang sachet, tatlong capsules, iniinom ko first thing in the morning or bago ako kumain. Then, yung pangalawang intake ko is sa gabi. Before akong matulog, iniinom na naman ako ng isang sachet nito, which is tatlong capsules na naman. Yung first box ko, once a day ko lang siyang tinitake, like every, before akong matulog, ganun, every night lang. Pero in fairness, after a few days, siguro mga 1 week, check na lang ako si Merwin, yung kaibigan ko, sabi niya sa akin, sisimula ka na bang mag-take ng Vitapack? Sabi ko, oo, mga nasa 1 week pa lang ako ganun. Sabi niya, ang ganda na ng skin mo, may napapansin na daw talaga siyang difference. And knowing Merwin guys, pag pangit ako sa araw na yan, sasabihan niya talaga ako na pangit ako. Medyo na happy ako and medyo na shocked ako ng konti nung sinabi niya yun kasi hindi pa naman ganun katagal na iniinom ko yung supplement. And ginagamit ko yung ibang mga products, ganun. After ko naubos yung isang box, nangalahati na ako dun sa second box ko, ni-message ko yung taga Vitapack. Sabi ko sa kanya, Joanne, pwede bang twice a day ko na lang talaga siyang inumin? Like, before breakfast, tapos before going to bed. Tapos yung sabi niya, yun daw talaga yung recommended. Kung once a day na ginagawa ko, yun yung recommended sa pag-maintain na lang. Pero ngayon na nagsisimula pa lang ako sa pag-take ng mga supplements na to, mas mabuti and mas effective daw talaga pag twice a day mo siyang tinitake. So simula nun, yung half ng second box ko at saka itong third box ko, which is wala na, twice a day ko na siyang tinitake. Dun ko talaga sobra nakita yung difference sa skin ko. Kasi ako guys, medyo mabilis pumuti yung mukha ko, pero yung arms ko, medyo matagal. Nung tinitake-take ko na to, pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin, pag pumapasok ako dun sa elevator ng condo, dun ko talaga nakikita yung difference na pumuputi na talaga kahit yung braso ko na mahirap paputiin. I don't know if nabibigyan ng justice, pero unti-unti na talaga akong may nakikitang difference sa skin tone ko. So sa whitening effect guys, meron na meron talaga akong nakikitang difference. Kahit naman siguro kayo, yung mga nagko-comment, may mga difference din kayo nakikita. And kahit si my loves, the last time I asked my loves, siguro mga 2 days ago, nandun kami sa parking lot, sabi ko sa kanya, my loves, kanang walang etchosan, pumuti ako, hindi. Tapos sabi niya, pumuti ka, bakit? Yan ba yung iniinom mo? Sabi niya ganun. So, dun pa lang guys, parang sabi ko, pumuputi nga talaga ako. Kasi si my loves, siya yung lagi kong kasama. So, siya talaga yung pinakaunang makakapansin ng difference, kung meron man. And, ayun, napansin niya. So, I believe na pumuti talaga ako. Thank you. So, yun yung naging experience ko ditong Vitapack 3-in-1 Beauty Pack. And aside from the effects guys, yung napansin ko din, nulat ko talaga dito is, kailangan sundin nyo talaga yung instructions. Pag sinabi dito na 30 minutes to 1 hour before kayong kumain, gawin nyo talaga yun. Kasi tinry kong sinuuna, pag-take ko sa kanya, after a few minutes kumain ako, para akong nasusuka. Para akong naduduwal. And feeling ko dahil talaga yun dun. So, dapat talaga sumunod kayo at least 30 minutes. Inumin nyo na siya before kayong kumain. And also, by the way, before ko makalimutan, sinulat ko din dito. Tatlong mga capsule siya na mga ganito kalaki, guys. Medyo malaki siya. Yung mga typical na capsules, yung parang, ano ba mga capsules na ano natin. Basta medyo malaki siya na capsules. So, yung ginagawa ko, isa-isa ko siyang iniinom. Kasi hindi ko kaya yung tatlo agad. Hindi ko kaya yung sabay-sabay. So, nauna ko yung glutathione, produce lima-luma, tapos sunod yung green tea, ganun. Hindi ko siya sinasabay kasi hindi ko kaya. Parang maduduwal ako. Yung isang ginagawa ko din, yung ginagamit ko na tubig is warm water. Hindi ako kumukuha ng tubig galing sa refrigerator. Pag tinitake ko to, kumukuha talaga ako dun directly from the gallon. Kasi hindi yun malamig, hindi rin siya mainit. Yun yung ginagamit ko. Kasi may mga nalaman ako or narinig doon na mas effective daw yung mga glutathione, mga ganitong supplements kung hindi cold water yung iinumin mo. Hindi yan scientifically proven guys. Yung sa akin lang naman, yun yung preference ko. Mas okay sa akin na warm water lang yung inumin. Tapos na tayo sa supplements. Patong na talaga yung pa ako. Home na to. So let's proceed with the other products guys. Simula tayo dito sa Vitapack Whitening Micellar Water. Malapit ko na siyang maubos kasi every single day ko siyang ginagamit and dala-dala ko siya sa mga trips ko. Kasi lately guys, lagi na talaga ako nagtotoner. Parang hindi na ako nabubuhay pag wala akong toner. Micellar water siya guys, pero marami siyang amit sa kanya.
hindi lang siya pangtanggal ng makeup, pwede mo rin siyang gawing toner kasi nakakalinis siya ng mukha. Yung pinaka nagustuhan ko dito is sobrang subtle niya na toner. Para lang talaga siyang tubig na nakaka-remove ng makeup pero nakakalinis siya ng mukha. Hindi siya yung MAPD na toner, hindi siya yung sobrang strong yung amoy na toner. Kaya din siguro nahiyang ako dito kasi hindi siya matapang. Next product is itong Vitapak Whitening Lotion. Wala na siyang laman guys, naubos ko na yung isang tube nito, ubos ko na siya. Sa pangalawang tube na ako, pero first and foremost guys, alam ko, ilang beses ko na sinabi sa channel ko na ayaw ko ng lotion. Yung mga lotions naman ako nagugustuhan na hindi ganun kalagkit, pero talaga sa sistema ko yung paglo-lotion, like hindi siya memoryado ng katawan ko, kumbaga. Pero since gusto ko i-review yung mga products na to, ginamit at ginamit ko talaga siya hanggang sa naubos ko talaga siya. Okay, hindi ko muna babasahin yung mga claims dito kasi dudugo na naman yung ilong ko, mamaya na lang. For my personal experience, maganda siya na lotion guys, sobrang bango. Bango ng lotion na to, ah. And to be honest, isa pa rin siya sa mga lotion na medyo malagkit. Pero pag nilagay ko naman siya sa katawan ko, hindi naman siya ganun kalagkit guys. Parang na-absorb siya ng skin ko. Yung problema ko talaga is yung kamay ko. Medyo pawisin kasi yung kamay ko, which is nakakahiya. Nakakahiya guys, na aminin. And pag naglalagay ako ng lotion, lalo siyang nagiging pawisin. Kaya yun yung isa sa reason din na ayaw kong mag-lotion. Pero I found a way, nakahanap ako ng solusyon para hindi siya ganun ka-annoying para sa akin. Kasi yun talaga guys, yun talaga yung nag-hold back sa akin sa pag-lotion. So yung ginagawa ko, after kong mag-lotion, nilalagay ko to all over my body ha. Hanggang sa mga paa ko talaga, nilalagay ko siya hanggang sa puwet. Ganun. Naghuhugas at nagsasabon ako ng kamay para mawala yung pagka-sticky niya sa kamay ko. Though hindi gaanong nawawala, pero mas nalelesen niya yung pagka-sticky para talaga mairaos ko yung pag-lotion guys. Gusto ko talagang mag-lotion, pero yun lang talaga yung ayaw ko. Isa to sa mga lotions na marerecommend ko sa pamilya ko talaga. Para bang pag tinanong nila ako, ano bang magandang lotion, ganun. Isa to sa mga top na lotions na marerecommend ko kasi sobrang ganda niya. And I know for sure, meron din talaga tong naitulong sa akin sa pagpapaputi. Kasi whitening lotion to guys. Marami siyang nagagawa, hindi lang whitening. Sobrang nagustuhan ko to. Nakikita-kita nyo naman to siguro sa mga luggages ko. Pumupunta ako ng ibang lugar, dinadala ko siya kasi feeling ko ito yung nagpo-protect sa akin as much as possible pag naaarawan ako. Kasi for me, pag umiinom ka ng mga supplements guys, like mga glutathione, dapat talaga meron kang parang shield eh. Kasi hindi naman talaga maiiwasan na maaarawan ka. Kaya for me, sobrang helpful din na meron kang lotion. I highly, highly recommend this lotion. Meron din silang mga facial mask guys. Na-try ko din siya, itong Vitapak facial mask. Ayan yung itsura niya. Minsan ko lang siyang ginagamit eh, mga twice a week lang siguro. Minsan nga mga once a week lang kasi nakakalimutan ko. Maganda nitong mask nila kasi sobrang moisturizing niya. Nagamit din to ni My Loves and sobrang nagustuhan niya. Si My Loves kasi sobrang dry ng skin niya kaya siguro sobrang na-enjoy niya yung mga mask na ganito na sobrang moisturizing kasi dry yung skin niya. So kung naghahanap kayo ng magagandang mask, try the Vitapak mask. Maganda din siya. Last but certainly not the least, yung pinaka nagustuhan ko talaga sa Vitapak is yung sabon nila. Yung Vitapak 8-in-1 Whitening Soap. Sobrang gustong-gusto ko siya guys. Bago tong pinapakita ko kasi andun sa banyo yung mga ginagamit ko. And mga sila kasi may isa akong sabon na nilalagay sa may salamin. Yung isang sabon naman nilalagay ko dun sa shower area talaga. Kasi that way, parang feeling ko mas hygienic siya. Hindi ako nag-breakout dito. May mga sabon na ako na-try noon. Actually, before akong kinontak ng Vitapak, guys, parang natatakot na talaga ako mag-try ng ibang sabon. Pero since alam ko, marami namang nag-rave about this, sabi ko, sige, try ko. Pero pag nag-breakout ako, ititigil ko talaga siya ng walang alinlangan. Pero ngayon, nasa third box na ako. Meaning, hiyang ako sa kanya. Feeling ko talaga malaki yung naibigay na tulong ng soap, guys, kasi everyday ko siyang ginagamit eh. Kahit pala sa pag-iilamos, makikita mo na agad na medyo nag-brighten talaga yung skin mo. Pero, yung nakikita ko lang parang downside dito guys is medyo drying siya sa skin. Pero okay lang kasi naglo-lotion naman ako. Okay talaga na partner sila. After mo magsabon, mag-lotion ka para hindi siya ganun ka-dry. Para maibalik yung moisture sa katawan mo, hindi na siya magwa-white-white ganun. Hindi ko na to babasahin guys kasi alam ko dudugo yung mga ilong natin guys. And alam ko naman andito kayo para marinig talaga yung personal experience ko, personal effects niya para sa akin. So yun yung mga sinabi ko. Pwede nyo namang i-research yung mga ingredients nito, yung mga claims nito. Pero yung personal experience ko or ng isang tao na gumagamit talaga, hindi naman yun mare-research.
So, yun talaga yung gusto kong maging laman ng video na to, yung personal experience ko. Anyways, thank you guys so much for watching. Please like this video kung nakatulong tong video na to. And also, comment na rin kayo below kung na-try nyo na tong mga products na to. Let me know your thoughts. And also, ilalagay ko rin yung link ng VitaPack sa description box or yung details ng VitaPack kung saan sila mabibili. Kung interesado ko yung bumili, andun na sa baba yung listahan nyo. Thank you so much for watching. I'll see you soon and daghang salamat mga bibi. Bye! I don't know what it is, but I got that dream.